Saan at kailan nga ba nagsimula ang kasalanan ng tao sa Diyos? Hello guys, this is Lamar Panturilia from Lampoy Diaries. And for today's video, pag-uusapan nga natin ngayon kung saan at kailan ba nagsimula ang kasalanan ng tao sa Diyos. Or when and where all this sin started. But before that, if you're new here to this channel, and if you are interested with a Christian life topic, then please consider subscribing this so that you will be notified on my next videos. Without further ado, let's begin. Kailan at saan nga ba nagsimula ang kasalanan ng tao? Pero bago natin tatalakayin ang lahat, balikan muna natin ang simula ng mundo. Sa simula, ginawa ng Diyos ang langit at ang sanlibutan. Ito ay wala pang laman, formless, empty. Kaya ginawa lahat ng Diyos, lahat ng mga living creatures, mga hayop, mga isda, mga ibon, lahat ng mga klase-klaseng hayop ginawa niya. Lahat ng klase-klaseng mga puno, lahat ng mga halaman ginawa niya. Karagatan, kabundukan, sanlupaan, ginawa niyang lahat. Bago niya napag-isipan na gawin ang tao. Kung ating babasahin ang Genesis chapter 1 verse 26, then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Kung ating iintindihin, ginawa ang tao dahil may malaking responsibilidad na gagawin. Kung ating babalikan ang Genesis 1:26, sinabi ng Diyos doon na gawin natin ang tao like in our image. Kasi sila yung magrurule ng mga isda sa karagatan, ng mga ibon sa kalangitan. Lahat ng mga living creatures, sila ang magrurule nito. Yan ang responsibility ng tao kung bakit ginawa ito ng Diyos. Kung ating babasahin ang Genesis chapter 2 verse 15, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it." So, ibig sabihin, ginawa ang tao para mag-take care lahat ng mga nandoon sa Garden of Eden. God commanded these two creatures na mababasa natin sa Genesis chapter 2 verses 16 hanggang 17. "And the Lord God commanded the man, 'You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die.'" This is the first ever commandment na binigay ng Diyos sa tao na hindi niya pwedeng kainin ang bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Dahil kapag kakainin mo ito, ito yung bilin niya sa tao. Kapag kakainin mo ito, ikaw ay mamamatay. Yun ang bilin ng Diyos sa tao. At ang taong yon ay tinawag niyang Adan. Ngunit dahil sa nakita ng Diyos na walang katulong si Adan, pinatulog niya ito at kumuha siya ng isang rib kay Adan at ginawa niya itong babae. At tinawag itong Eva. At isang araw, dumating itong serpente. Ating mababasa sa Genesis chapter 3 verses 1 to 5 kung saan niya dineceive si Eva para ma-break yung rule, ma-break yung command ng God sa kanila. "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say you must not eat from any tree in the garden?' The woman said to the serpent, 'We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.' 'You will not certainly die,' the serpent said to the woman, 'for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened,
and you will be like God, knowing good and evil. Yun nga ang sinabi ng serpente kay Eva. At kaya naman na-deceive si Eva. Kaya kumuha siya ng bunga, ng puno ng iyon at kanyang kinain. At saka, pinakain din niya kay Adan. At pagkatapos nun, naging open ang kanilang mga mata. At doon na nila nalaman na sila ay hubot-hubad. At dumating nga ang Panginoon sa Garden of Eden. At hinanap niya si Adan. Ngunit, si Adan at Eva ay nagtago. Dahil nga, alam na nila na sila ay hubot-hubad. Kaya sinabi ng Diyos, "Who told you that you are naked? Kinain niyo ba ang prutas na sinabi kong huwag niyong kainin?" And Adam answered, pinakain daw siya ng babae ni Eva ng prutas na yon. And tinanong ng Panginoon si Eva kung bakit niya kinain yon. And she answered na, "Dideceive ako ng serpent." Yun yung sinagot niya. At dahil doon, binigyan ng curse ng Panginoon ang serpente na mababasa natin sa Genesis chapter 3 verses 14 hanggang 15. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel." Yun ang curse na binigay ng Diyos sa serpent. Sa unang panahon, meron pang mga paa itong mga ahas. Because of that deceiving to the woman, ito ay kinurse ng Diyos. Siya ay gagapang na. Siya ay lalakad na using its belly. That's why yung mga ahas ngayon ay gumagapang. Since ang Diyos natin ay justice, binigyan din niya ng curse si Eva. At mababasa natin yan sa Genesis chapter 3, verse 16. "To the woman, he said, 'I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.'" So ito yung curse na binigay ng Diyos sa kay Eva. Kaya lahat ng mga babae ngayon is ang hirap nilang manganak, ang sakit-sakit nilang manganak, kasi yun yung curse na binigay ng Panginoon kay Eva. At ito naman ang binigay niyang curse kay Adan. Mababasa ito sa Genesis chapter 3 verses 17 hanggang 19. "To Adam, he said, 'Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return." Kaya ngayon, masasabi natin na ang mga lalaki ay dapat talagang maglabas ng dugot pawis bago makakapagkaroon ng pera para pangpakain sa kanilang mga pamilya. Because of this, because of the sin na commit ni Adan noong una. Dahil nga doon sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, dahil sa dineceive sila ng serpent, is yun na yung naging curse ng Diyos sa tao. At sa tanong na kailan at saan nga ba nagsimula ang kasalanan ng tao sa Diyos, doon sa Garden of Eden nagsimula ang kasalanan ng tao. At doon sa pagkain nila ng pinagbabawal ng Diyos yung prutas ng knowledge of truth and evil, dahil doon nagkaroon ng kasalanan ang tao sa Diyos. Kaya ang dalawang taong yun, si Adan at si Eva, pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden at binigyan ng mga curse na yun. Doon nagsimula lahat ang kasalanan ng tao sa Diyos. Nagsimula lahat ng mga kasalanan ng tao at sumunod na sumunod until now. Until now, lahat ng tao ay patuloy na nagko-commit ng sin in front of God.
And that's the end of our video, guys. Sana ay may napulot kayong aral, may natutunan kayo ngayon araw na ito at sa video na ito. But before that, please consider subscribing this channel, guys, again, and click the notification bell so that you will be notified on my next videos. See you to my next video, guys. God bless and bye!